Reset ang Batang Api, isang napakaganda at makabagbag ng daming dula. Narito at tampok ang batang artista na si Lizette! Ay, si Lizette! Galingan mo, Lizette! Oh, inay, naririnig po ninyo sa langit. Nahihirapan na po ako dito. Hindi ko na po makakaya, inay. Kunin niyo na po ako. Maawa po kayo sa akin, inay. Nahihirapan na po ako. Maawa kayo, inay. Hindi ka pa ba tapos sa paglilinis dito? Ang bagal mong kumilos. Oh, bakit ka nagmumukmok? Gusto mo na naman bang mahagupit ng palo? Lang po ako nagsimula maglinis. Ikaw talaga, kahit kailan mabagal ka sa paggawa ng lahat ng bagay dahil lagi ka nalang umiiyak. Ano bang kaguluhan yan? Pinababayaan na naman niya ang kanyang gawain. Ano ka mo? Hoy, ikaw, Lizette. Kailan mo ba titigilan niyang katamaran mo, ha? Kailangan yatang gamitan na naman siya ng pamalo. Tama ka. Akin ang panghagupit. Ginoo! Parang awa na po ninyo. Huwag na po akong paluin. Maawa kayo sa akin. Alas ka dyan! Matawad po! Parang nyo nang nakabali na ba ang kariton, Mary? Wala pa po, hindi ko pa po makita. Nagsimula na ang pagtatanghal, ano? Opo, inay, lampas ikatlo na po ng hapon. Ang akala ko kasi makakabalik agad sila. Kawawa naman po si Tom, mabibigo siya. Ako ang may kasalanan nito, Mary. Hindi maaaring hindi ko mapanood ang gusto kong makita. Nung pabalik na kami mula sa bahay ni Ginoong Ferguson, nasira gulong na ito namin. Tumaklang ako ng tumakbo hanggang sa arating ako dito sa oras. Ang lungkot talagang dulang ito. Si Lizette, ang batang gumap din Lizette sa dula ay labis na inaapi. Naako sa kanya. Sobra yan! Ang lulupit nyo! Igil ang api sa kanya! Itigil nyo yan! Itigil nyo! Lizette, huwag kang paapi! Wala magtutulong kay Lizette! Kawawa naman siya! Hirap na hirap na siya! Lizette, ang api! Lupit ang Manila sa... Alito! Siya nga pala, itinatanong ni James kung maaari niyang ibilin sa atin si Lizette. Ben? At magkano naman kaya ang iba? Amin, kahit talagang gusto niyang si Lizette. Dahil ang batang dating nagtatrabaho sa kanila ay pumanaw na dahil hirap. Ngunit malaki din ang naitutulong sa atin ni Lizette, hindi ba, Sawa? Ang tila lang ay binibigyan nating pagkain sa kanya. Huwag kang tumayo lang dyan. Ibuhos mo na ang tubig at tumigib ka pa. Sige na, umalis ka na dito. Opo, Ginang. Maaari pong... Ano? Maaari po bang... Pwede ba? Huwag mo na nga akong isin. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Madali! Oh, baka naman ang gusto niyang sabihin sa ating dalawa ay nagugutom na siya. Kalokohan! Hindi niya sasabihin yun dahil binibigyan ko siya ng maraming pagkain. Ah? Pero mahal, baka naman talagang nagugutom itong batang ito. Kasalbay niyo! O, oh, ayan ang tinapay. Aba, mahal, mukhang ayaw yata niyan tinapay, ha? Tama ka, mukhang hindi nga siya nagugutom. Aba, kung gayon, hindi niya nga pupulutin yan. Marumi na yon, baka mamaya niya pupulutin. At kakainin niya ang tinapay na pasang daga sa isang tabi. Huwag mo pupulutin! Huwag pupulutin! Matitetan ako ba? Huwag! 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 Huwag!
Mukha naman yata kakainin din niya. Oo nga, para siyang isang daga. Marumi na ang tinapay na yun. Hindi bali, kailangan niya kainin yun dahil gutom na siya. Magaling ang iyong pagganap. Dalang-dala ang mga bata. Ang isang batang ngayon umiiyak at nakatitig sa iyo. Sino siya? Kilala mo ba? Yung umiiyak pong batang yon ay si Huck. Isa rin po siyang ulila. Kaya naman pala. Ipagbibili kaya siya kay James? Kawawang-kawawa talaga si Resetong. Oo nga, mas lalong kawawa siya. Mas gumaganda lalo ang dula. Hindi maaari! $15. Ha! Huwag mo kaming patawanin. At paalo namin ipagbibili ang kanais-nais na batang yan sa halagang $15 lamang. Hindi ba mahal ko? Tama ang sinabi mo. Mahal na mahal namin si Lisette at inaalagaan namin siyang parang tunay na naming anak. At hinding-hindi namin ipagbibili siya sa halagang $15 lamang. $20. Hindi ko kailangan yan. Maaari ka na umalis. Tatlumpo! Ang mabait at kaibig-iba at ang yan sa halagang $30 lang? At mas mahalaga pa sa amin ang batang yan dahil kung ituring namin ito, ituring na anak. Teka, hayan, $50 yan. Kunin nyo! Kaya lang pinahalaga! Uy, anong nangyari sa'yo, Huck? Ipagbibili nila si Lisette. Oo. Mas malapit pa si James kaysa sa kanila! Halika nga rito, Lisette. Halika. Ibaba mo muna yan sandali. Hindi ka na kailangang umigib. Halika rito, iha. Mag-iigit ka, Lisette! Oo! Pagod ka na, ano? Nagugutom ka ba? Halika, dito ka maupo. Maganda siyang bata. Makinig ka, Lisette. Simula sa araw na ito, kay Ginoong James ka na magtatrabaho. Mapalad kang bata dahil si Ginoong James ay isang mabait na tao. Hindi kanya pababayaan. Ngunit, Kinang, ayoko po umalis dito. Umalis ka lang, huwag kang magulat sa kanilang kapasyahan. Sa aking bahay ay magtatrabaho ka na ngayon at dun ka lalaki. Ayoko po! Huwag kang mag-alala, Lisette. Mabait na tao si James. Para nilang awa, dito na lang po ako. Mas magugulat ako ang magtatrabaho dito. Katawin ka na lang! Tayo na, Lisette. Gusto ko makarating sa bayan bago dumiling. Halika na, halika na! Lisette, sumama ka na sa kanya. Huwag mo tigas ang ulo mo. Sige na, sumama ka na. May pagbili ka na namin kay Ginoong James, kaya sundin mo ang utos niya. Dahil wala ka na rin namang magagawa, Lisette. Halika na, babae ka. Masasaktan ka sa akin kapag hindi mo ako sinunod. Halika na! Oh, halika! Hindi ka kasali sa palabas!
Alam mo, Tong, galit siguro sa akin si Lisette. Ang alam ko, ang galit na galit lang yung namamahala. Dapat siyang magalit sa akin. Hak, talaga bang nakalimutan mo lang na nanonood lang tayo ng pagtatanghal? Oo, ang nasa isip ko lang noon, dapat tulungan ko siya sa anumang paraan. Ang galing naman kasi ng pagkakaganap niya eh, di ba? Kasi sabi niya sa akin, ipinagbili na siya sa samaang yun na sarili niya ama. Kaya naisip ko kanina na dapat tulungan ko siya. Eh, kailan mo ba siya nakausap, Hak? Bago magsimula ang pagtatanghal nila. Alam mo ba, Tom, na magkaparehas lang kami ng buhay ni Lisette? Kaya pala nadala ka. Oo nga. Paano na yan? Galit na sa akin si Lisette, Tom. Sinira ko kasi ang dula-dulaan nila. Palagay ko naman, hindi. Hindi naman siya mukhang galit eh. Talaga? Natitiyak mo? Eh di itanong mo sa kanya kung gusto mong malaman. Ayoko. Nahihiya akong makita yung namamahala at yung iba pang nagsisiganap. Ewan ko kung itutuloy pa nila ang palabas nila sa gabi. Eh kinagat mo ang braso nung gumanap na James at pinukpok mo pa na upuan. Nakakaawa naman siya sa ginawa ko. Di ba, Lina? Nasiyahan naman tayong lahat, di ba, Hak? Alam niyo ba, itutuloy daw yung pagtatanghal mamayang gabi. Nagpagamot daw kay Dr. Mitchell yung isang gumanap. Nakabenda pa nga ang ulo nang bumalik kanina. Kawawa naman. Talaga sigurong magagaling silang magsiganap para madala nila yung damdami ng mga bata. Ang galing ano, ha, ibang klase. Oo nga eh, kaya panonoorin ko sila mamaya. Pumanhi ka rin ng tanghalan, Tom. Totoo ba yun? Kailangan ko kasing tulungan si Hak eh. Eh ano naman ang ginawa mo, Sid? Umiyak ako. Ha? Iyak ako na iyak dahil naawa ako kay Lisette. Teka, Mary. Bakit po? Panoorin kaya natin ang pagtatanghal na yon mamayang gabi? Hindi po ba kayo nagbibiro, inay? Magagaling nga siguro ang nagsiganap ng mga artista. Biruin mong makalimutan ng mga batang dula lamang yon. O sige, inay. Tia Polly, gusto ko rin pong mapanood ang panggabing pagtatanghal. Nako, hindi maaaring manood ang mga bata sa gabi. Napakahusay nila. Wala silang kakupas-kupas. Ang galing talaga. Mabuti pang babayaan niyo na lang, hindi na marintak pang pambendang yan sa ulo niya. Ipaglalaban ko ng aking sandata ang aking karangalan. Ipaglalaban ko rin ang aking dangal. Itigil mo ito! Parang awa mo na, Edmond! Tumabi ka, ginang. Mapanganib ito. Huwag mong ibuwis ang iyong buhay nang dahil sa akin. Para mo nang awa! At sa akala mo ba'y matatalo niya ako? Ang aking asawa ay dalubhasa sa eskrima. Tama siya. Ilang taon na ang aking nagapi ng sandata ko ito. Ngunit ako ay magaling rin sa eskrima. At kailangan mo rin ipaglaban ang iyong dangal. Kahit na anong oras ay ipaglalaban ko ang aking dangal. Humanda ka, pangahas! Itigil dito! Humanda ka! Ginang, maaari ba kayong tumabi? Hindi ako aalis dito! Lisette! Lisette! Narito ako! Ha? Huh? Ikaw pala!
Lisette, patawarin mo ko sa ginawa kong gulo kaninang hapon. Hindi ko akalaing ganun ang mangyayari. Pasensya ka na. Makinig ka, Lisette. Magtago ka, Hak. Baka makita ka ng amo namin. Magaling ano? Mahusay. Mahusay! Nakakaiyak. Mahusay sila. Mahusay talaga! Mahusay! Mahusay! Mangunguha lang ako ng bayad. Mag-intay ka rito, ha? At yan po ang katapusan ng unang yugto. Ngayon po mga kaibigan, kukunin na po namin ang inyong bayad sa pagpasok. Si Lisette po ang kukuha ng 30 sentimos. Ibigay lang po sa kanya. Salamat po. Ito o. Itong sa akin. Itong sa akin iya. Salamat. Maaari ka nang lumabas ngayon dyan. Dito na ako. Ayos na ako. Baka naman mangawit ka sa pagtayo mo dyan. Hindi bale, di naman ako makikita dito eh. Nakakarinig ako ng tugtog. Gusto kong manood. 30 yun. Manonood lang naman ako ng konti. Konti lang. Hindi naman siguro ako pagbabayarin. Pagagalitan ka ni Tia Polly kapag lumabas ka. Oo, pag nalaman niya. Pupunta ka dun? Manonood nga lang ako ng konti. Huh? Matulog ka na, baka mapagalitan ka pa ni Tia Polly. Sige. Yakbon, darating ka, Lisette? Kasi gusto ko ulit makita yung napakagandang ilog doon. Maghahanda ako na makakain mo. Huwag ka na mag-abala, ha? Lisette! Ha? Oh, diyan ka na. Bakit? Ano yun, Hak? Hindi nga talaga great sa si Lisette, Tom. Alam mo, ang sabi pa niya, natutuwa daw siya dahil nalaman niyang handa akong laging tulungan siya. Tapos? Ang sabi niya, pupunta siya sa bahay ko bukas. Tapos? Yun lang, Tom. Ano bang kailangan mo sa akin, Hak? Ha? Huh? Bakit ka nagpunta dito? Eh, hindi nga siya galit eh. Narinig ko na yan. Pupunta siya sa bahay bukas. Narinig ko na rin yan eh. Magandang gabi, Peter. Sige, Tom. Sige, bukas na lang. Tuwan-tuwa ako, Tom! Tuwan-tuwa ako, Tom! Tom, nadidinig mo ba ako? Tuwan-tuwa ako! Yay! Di ko na masyadong pinansin si Hak. Dahil antok na ako. Gusto pa naman niyang magkwento. Alam ko, Hak, may gusto ka kay Lisette. Yay!